mo ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Nalaman na nga ni Annalyn ang kanyang pasyenteng lalaki ay ang taong nagpasabog sa kabilang hospital. Kaya ginawa niya ang lahat para hindi ito makaalis ng Apex. Hindi niya muna binigay ang pipirmahan nitong waiver kaya hindi ito pwedeng lumabas ng hospital. Habang si Annalyn naman ay tumawag ng pulis at ipinaalam kay Giselle ang kanyang natuklasan. Ngunit sa pagbabalik nga ni Annalyn ay palabas na ang suspect na ito, kaya hinabol nila ito. Ayaw nitong papigil kaya tinanong ito ni Annalyn kung bakit nagawa nitong magpasabog. Napakarami daw umano ng nadamay na inosente. Sinabi naman ni Boy pasabog ang kanyang hinaing sa mayayaman. Pantay-pantay daw umano ang mayayaman at mahirap kay kamatayan. Samantala, hindi naman napigilan ni Annalyn ang pag-alis ng lalaking ito, kaya hinabol niya pa rin ito kahit sa labas ng ospital. Ngunit itinulak lang siya ng lalaki kaya humandusay si Annalyn sa semento, kaya nasaktan tuloy si Annalyn. Pero baliwala ito kumpara sa panganib na maidudulot kapag muling makapagpasabog ang lalaking ito. Ngunit makakatakas kaya si Boy pasabog? Malamang ay hindi, dahil parating na ang mga otoridad. Ngunit mas lalong lalala ang sitwasyon dahil siguradong gagamit ito ng bihag para gawing human shield. Ngunit sino kaya ang malas na mabibiktima nito? Si Zoe kaya ang gagawin itong hostage? Kung ganun ay karma ito ni Zoe dahil hindi niya pinaniwalaan si Annalyn. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paalam!